So magandang araw mga kaibigan ng Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW at mga ka-business and ka-papi. Kumusta po kayo diyan? Ako po muli si Taong Gala. Sa araw na ito, isang mahalagang opinion, reaksyon ang ating pong gagawin. Pag-uusapan po natin mga kaibigan, ano nga ba ang rason o nangyari kay Dexter? Meron kasi akong mga nakitang mga punto na gusto kong liwanagin. Ako po muli si Taong Gala. At kung bago ka lang sa aking channel, sana po ay pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod pa nating mga reaksyon. At hinihiling ko po sa inyo mga kaibigan, atin po naway tulungan si Ka-Business Official upang sa ganun ay marating niya ang kanyang 500,000 followers at ito po din masipapa din sa kanyang 200,000 followers. Bayan naman mga kaibigan, munting patalastas lamang po at tayo'y magbabalik. So yung mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. So ito na nga po mga kaibigan, no? About po dito sa problema na kinaharap ni Dexter. Una sa lahat, all in all, nakakapanghinayang. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating reaksyon, panoorin natin ang isang senaryo na nadumurog sa puso ko at damdamin. Ito po yun. Sabi ko, nagbabago na ako. Itong pagyakap ni Ka-Business, niyakap niya si Dexter, no? Nang mahigpit. Pero alam niyo, napansin ko dito, itong nanay niya, bakit ganito ang reaksyon niya eh? Yung nanay niya, mga kapatid, pansin niyo, si Ka-Business, niyayakap yung anak. Si Dexter, hindi kadugo ni Ka-Business. Pero si nanay, parang nakaganon lang, no? Hindi ko maramdaman sa mga puntong ito na parang yung senaryo na nakikita niya, nadudurog ang damdamin, umiiyak si Dexter, si Ka-Business umiiyak din. Tahimik si Mrs. Ka-Business. Eh, itong nanay niya, tila na hindi man lang niya binigyan ng pansin yung moment na yan. Paano po babasahin? Ako po mga Ka-Business, ano po, mga kapapi, nagtanong lang po sa senaryong ito kasi para sa akin, hindi ko in-expect ang ganitong klaseng reaksyon. Alam niyo po, sa pagpapatuloy, masasabi kong si Dexter ay biktima lamang ng pangyayari ng mga nakaraan. Karanasan ng mga nakaraan. Nakaraan ng kanilang pamilya na ngayon, si Dexter ang nagtatamasa ng paghihirap. Ang depression na nangyari kay Dexter ay produkto ng hindi pagkakaunawaan ng kanilang pamilya. Bakit ko nasabi yan? Una mga kaibigan, nung panahon na nakita ng nanay niya si Dexter pumunta sa kanila at sinabi ni Dexter na hindi na ako babalik kila Ka-Business. Ako para sa akin, dapat pinaliwanag niya kay Dexter, anak, wag ganyan. Bakit? No? Kasi una si Dexter, nag-enroll. Pina-enroll ni Papa Dean, pinaaral. Isang kasiguruhan ng magandang kinabukasan ni Dexter kung magtutuloy lang ito. Yung pangangalaga at pagmamahal ni Ka-Business ay isang kasiguruhan na bagamat hindi man kadugo si Dexter, ay ibinigay nila ang kanilang pagmamahal. Nung nalaman ito ng kanyang mga kamag-anak sa Liti na ipaliwanag ni Ka-Business, dapat kinonsidera nila yon. Pero ano ang nangyari? Mas pinili nila na, sige pa, pauwiin si Dexter, dito na lang sa amin. Bakit? Marami akong bakit dun eh. Dun ako nagtanong yung bakit. Bakit nagkaganon? Bakit hindi nila encourage na, ay, salamat Ka-Business. At least kahit papano, magiging maganda ang buhay ni Dexter. Yun yung ano ko, yun yung mga nakikita ko. Sa tinuturan ni Ka-Business dito, di ba? Nung sinabi ni Ka-Business, anak, patawarin mo ako. Pero hindi naman pwede. Kasi may karapatan sila. Sabi nga ni Ka-Business, ayaw naman niyang makumpermiso. No? Kasi baka magkaroon ng problema at siya ang sisihin sa mga pangyayari. Kita mo yun.
nag-extend ka ng tulong sa isang tao na hindi mo kakilala, nakita mo lang sa lansangan, itinuring mong anak, itinuring mong kadugo, nag-extend ka ng pagmamahal, pero ikaw na hindi mo kaano-ano, na minahal mo at niyakap mo itong taong ito, pero yung kamag-anak niya, tila, wala lang. Kaya nga masasabi ko, dito ko nasasabi na si Dexter ay biktima ng masalimuot na nakaraan. Yung biktima ng pagiging broken family. Dito masasabi natin, mga kapatid, na ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Naaawa ako. Naaawa ako sa kalagayan ni Dexter kasi siya yung nag-suffer. Siya yung sumalo. Siya yung sumalo sa sitwasyon na alam kong hindi niya dapat nadaanan yung karanasan na yan. Isa na sana magandang punto yung pagbibigay ng kinabukasan ng Ka-Business Family at ni Papa Dins nang na-enroll siya. Dahil itong pagbabago ng behavior ni Dexter, pwede naman ito eh, kung papakiusapan nila, iparamdam nila na mahal nila si Dexter. Dito sa mga tinutukoy ko itong nanay niya mismo, itong nanay niya, pakiusapan Dexter dyan kanila. Bakit ka mo? Nasubaybayan ko ang galaw ni Dexter nung nasa Ka-Business Family na siya. Masayahin siyang bata. Marespeto at magalang. Kaya nga lang mga kaibigan, hindi natin maisasantabi na kapag bumabalik sa kanyang balintataw ang kanyang nakaraan, ay tila doon siya ginugupo ang kanyang kaisipan, nalulungkot siya. So nagkakaroon siya ng abnormalidad ng kanyang behavior, ng kanyang galaw. Ganun ang taong dumadaan sa depression. At siyempre, ang pinakamaganda doon is nakakita siya ng taong yumakap sa kanya at nag-extend ng pagmamahal. Andiyan si Papa Dins, andiyan si Ka-Business. Ang kailangan lamang sana noon is yung taus-pusong suporta ng mga relatives at itong kamag-anak, itong magulang mismo ni Dexter. Suporta in a way na dapat mapayuhan si Dexter na, anak, okay yan, medyo maganda yan, dyan ka na lang. Pero ang nangyari, hindi ganoon. Ngayon, tanong, binigyan sila ng pera, pamasahin ni Dexter, okay, assuming uuwi si Dexter sa Ligte, ano ang darating na kapalaran ni Dexter doon sa Ligte? Kasi kung hindi masosre-resolba itong hidwaan ng pamilya, ito yung punot doloy. Yung pagiging broken family and misunderstanding ng di ho ba? Si nanay dapat ang magpakita ng lakas dahil sa kanya iniluwal si Dexter. Dapat si nanay ang magpakita ng pagmamahal na extend. Kung mayroon man siyang ibang pamilya or anuman ang mayroon naman siyang ibang mga anak or whatever, pero dapat kilalanin pa rin niya si Dexter bilang siya. Nakakalungkot mga kaibigan kasi nang hinayang ako sa sitwasyon ni Dexter na makamaranasan niya yung pagbabago sa buhay niya sa pamamagitan ng Ka-Business. Alam natin na kapag sumuporta ang Ka-Business ay malaking bago. Ganun nga lamang, siyempre hindi yan maiiwasan na hindi naman silipin at kumustahin pa rin ni Ka-Business, ni Papa Dins, kahit malayo na siya. Yun ang pangakong binintiwan nila. Pero iba pa rin sana na kung nabigyan ng pagkakataon na nakapasok na si Dexter sa pangangalaga ng Ka-Business Family. At nandyan na siya. Iba yun. Kasi tinututukan or natututukan na yung galawan ni Dexter. Yung mga pagbabago-bago ng behavior, madali na lang yan. Si Bunga eh, nabago yung buhay, di ho ba? Sa prosesong binabigay dahil lang sa pagmamahal, how much more si Dexter. Nakita natin masayahing tao si Dexter. Nakita natin kung paano ang isang Dexter ay maging masaya. At alam lang na napapansin lang natin na medyo may problema talaga siya. The way na nagsasalita siya, no? Mapapansin natin yan kasi parang bata siya, parang pabulog, no? Dahil sa karanasan ng komunidad na kanyang ginalawan, una, magtaka ka bakit ayaw niya tumira sa bahay nila. Bakit ayaw niya doon sa bahay ng nanay niya? Hindi kaya may problema doon na nararanasan si Dexter kapag nandun? Hindi kaya may hindi magandang nangyayari kapag nandun? Eto mga kaibigan na nagtatanong ako kasi hindi ko alam, hindi ko rin naman pwedeng direktahing usgahan dahil hindi ko rin naman nakikita. Pero to the point nga, ayaw ni Dexter doon, bakit? Ako ang gusto kong ipunto rito bilang nanay, si nanay ang mag-i-initiate eh.
dapat, halika anak, kung ganyan. Nakakapanghinayang. Dahil ang isang bata na pwedeng magkaroon ng pagbabago sa larangan ng programa ng Kabisnes ay tila nawawala ng saysay. Magkakaroon siya ng pagkakataon na ma-miss yung opportunity na yan dahil lang sa sitwasyon ng kanyang karanasan sa nakaraan na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa maayos ng kanilang pamilya. Sa pagkakataong ito na nasa ano si Dexter, nasa Leyte, papunta na Leyte, I think, ang mapapayo ko lang dito, walang ibang yayakap kay Dexter at magmamahal yung kanyang pamilya. Dapat mabuo sila, dapat sila mismo ang magpakita na nagkakaisa sila para kay Dexter. And I think kapag naramdaman niya ni Dexter, pwedeng kahit papano, mabago. Mabagal man, pero pwedeng mabago pa ang pagkakataon para kay Dexter. Sayang ang pagkakataon ito na napabilang at nakapasok na siya sa business. Ganun pa man, sana po sa darating ng mga araw ay makita pa rin natin na masaya si Dexter. Maaring sana. Kumbaga, parang ano lang siya, parang panaginip lang na sana isang araw makabalik si Dexter dito sa Maynila, maayos na siya at magkita ulit sila ni Kabisnes at ni Papa Dins at Mrs. Kabisnes. Sayang. Sayang. Sa pangyayaring ito, talo si Dexter dahil sa karanasan, masalamuot na karanasan ng nakaraan ng kanyang pamilya. Tunay nga mga kaibigan, ang kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya nga lang dito, ang isang batang inusinti na hindi dapat niya maranasan ang ganitong klaseng buhay ay siya ang sumalo na nagdulot ng kalituhan sa kanyang kaisipan at direksyon patungo sa kanyang lalakbaying pagbabago. Ako po muli sa taong galang, mga kaibigan. Sana po, suportahan natin si Papa Dens at siyempre si Kabisnes at ang inyong abang lingkod si Taong Galang. Comment down below, mga kapatid. Ano? Gusto ko rin malaman ang inyong saloobin. Ito po ay isang quick reaction lang sapagkat hindi ko mapigilan ang mga punto na aking nakita sa mga pangyayaring ito. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kabisnes at mga kapapi. Hanggang sa muli po, paalam pansamantala.